very low-key lang talaga. Especially now na hindi na ako masyado umaarte, I'm very low-key. Mas focus ako sa, you know, patagong trabaho. Like, business. Charity namin, patago. Ah, okay. Parati yung business namin, hindi naman ako masyado lumalantad. So how do you bring out your creative side? Still with Front Row, with yung mga creatives ng Front Row. We're launching new products. Uh-huh. We're launching new products. Ito po, sa July. Dapat June na medyo na-move lang ng konti dahil sa mga rehistro, sa mga SEC. Pero may mga bagong products, bagong endorser, bagong office, bagong packaging. Ano ba yung creative, like your... Filipino. Like your acting, the arts. That's your creative. Itapat, yeah. Yun ang sabi ko nga. After, during the pandemic, parang medyo tumamlay yung ano ko for acting. Mas naka-focus ako sa pag-ano sa tao, pag-assist sa tao and sa communities. Maraming mga nag-o-offer. Hindi naman marami. May mga nag-o-offer sa akin na umarte ngayon. Medyo napapanow na ako. Unlike before pandemic, kahit anong role ibigay mo sa akin, sige gagawin ko, kahit dadaan lang, kahit ano. Sobrang hungry ako noon. But then, I don't know, siguro kakakausap ko kay Gretchen. Kakasabi niya na mag-retire ka na, mag-retire. Ganun kasi siya ng ganun eh, mag-retire ka na, nag-retire na ako. Before, so pinag-retire ka ni Gretchen. Kasi she would, I remember, she would tell me noong mga 2018, ganyan, 2017, ba't ka pagagawa ng movie? Kasi I did Boy and Chick, diba? Tapos parang, ba't ka pagagawa ng movie? Yun naman kailangan yan. Tapos I did M. Butterfly. Ba't ka pagagawa ng play? Oo. Pahinga ka nilang RS. Ganon siya ng ganon. And I would always tell her before pandemic, Gretchen, ang sarap umarte. Alam mo, ang sarap, ano, ganyan, it fills me. Pero nung pandemic, parang nagkaroon ako ng shift. I don't know what. Basta parang, siguro nag-change yung priorities ko, nag-change yung mga values ko. Mas na-expose ako lalo sa mga tao talaga na mas hands-on, literal talaga na. Ano, because at that time, di ba, we were all lacking human connection. Kasi it was all... Lockdown. Oo, lockdown and it was all virtual. Uh-oh. So the small chances na makuha ko, I'm very physical sa mga yakap, sa mga ganun. And then parang all of a sudden, meron nga akong ginawa po yung fit check with Miss Kim Chu and si Direk Noel. I was supposed to have a bigger part there. Nag-attend ako na isang shooting day. Tapos biglang sabi ng producer parang, ORS, may 12 shooting days ka pa. Parang sa utak ko, kasi in-assume ko lang, Asumera, akala ko one shooting day lang ako, kasi 12 pa. Ang dami ko pang out of town, madami pa akong gagawin sa ganito, ganito, ganito. So I politely said na, ay, baka hindi ko na po magawa. Okay na yung one shooting day ako, ganun, ganun. So parang, nagulat ako sa sarili ko na bakit ako ganun. Eh dati, ako pa yung, sige na, ano, kahit ilang days pa. When I was doing Magkaribal and Princess and I, Dolce Amore, sige, shooting lang tayo, kahit walang uwian. Ganun ako ha, ang trabaho ko sa Princess and I, ako ang taga-aliw kay Gretchen para hindi siya umuwi kasi nag-enjoy kami sa shooting. Yun talaga, sabi ko nga parati sa producer, kinuha niyo ba ako para mag-artista, para taga-aliw dito kay Gretchen? Kasi na pagka magkasama kami, tawa lang kami ng tawa. At saka good mood si Getche. So, dati, gano'n. Pero alam mo, yun nga, after pandemic, parang, hindi, ano na lang ako. Like, focus ako sa mga clubs, focus ako sa Front Row, focus ako sa t-shirt line ko. Parang gano'n. So, hindi mo na totally namimiss? Oo, tsaka, hindi ko pa namimiss po. Dati, pero hindi naman sarado. Ah, hindi naman ako nagsasara. Unlike, anong pwede na makapagpabalik sa'yo? Mas naging discriminating ka ba? No, hindi po ako. It will depend on your time. Hindi po ako discriminating. In fact, when I did my first lead movie, yung Boy in Check ng 2017, nung nanalo ako ng Best Actor, ang daming nagtanong sa akin na, tataas na ang presyo mo, di ba? Magtataas ka na kasi nanalo ka na. Award na. Ang pabaliktad niya ako. Ngayon at nanalo ako Best Actor, mas pababa ako na yung talent fee ko para mas marami pa ako magawa. But that was before, na gusto ko pa talaga umarte. Baka balikan ngayon, ka, sabi mo bababa. No, really. My talent fee in M. Butterfly was 1 peso per show. The theater, the play. Yeah, the play, noong 2018. Tsaka when I did the provincial show. Ang expensive nung look nun, pati yung lugar ah.
diba? Pati yung costume. Correct. Yung costume ko pala, lagpas 1 million na for that. Oh my gosh. Who did Eric your costume? Pineda. Ah, Eric. Eric Pineda. And I even kind of questioned, sabi ko, bakit ako ito 1 million? At gano'ng kamahal yung costume? Hand-woven, RSN, ganyan, from ganito, ganyan. Ang ganda talaga. Ito, Eric, hindi naman yan nalapitan ng audience, tapos hindi naman yan magaganyan, hindi naman to museum. You watch it from afar. Okay na ako sa katsa. No, RS. Dapat ganyan. So, ganun yung ano, ganun yung passion ko. Pero yung talib ko doon, piso for sure. Pride Month and June. Anong mga balak ng Rampa Drag Club? Marami tayong, of course, with the help of Mama Chuk, marami tayong plano. May surprise artist na hindi ko masabi kayo, surprise nga. Pwede na sabihin. Award tayo. Kwento ko na lang. Last month, habang nagpa-party yung mga tao, kasi meron po kaming every Friday na party, habang nagpa-party yung tao, kumakanta sila nung Pantropico. Sikat na sikat. Beanie. Kalagitnaan sumasayo yung mga drag performers namin. Lumabas yung totoong Beanie. Oo. Di na loka yung mga drag performers, na loka rin yung mga audience. Na parang, oh shit. Ito yung Beanie na hindi ko mabila ng ticket, di ba? Dahil parang sold out sila in all the shows. No, in 2 hours, 3 hours, sold out. Kaya nga tinext pa agad sila, Direct Lauren, congrats talaga. Sabi ko, grabe, ang galing ng Beanie. And thank you na pinapunta niyo yung Beanie. Imagine yung mga audience doon. Ganyan, ganyan ka lang. Sa Rampa. Hindi nga show eh. Ano lang, surprise visit. Nagpunta lang sila? For the love. Ang hirap din na imbitahin, di ba? Hindi ko nga matuloy si Kuya Alan eh. Kuya Alan, di nga ako sinasagot niya. Alan Real. Tinatawag ako si Kuya Alan para mag-thank you, hindi ako nasasagot eh. Star music. Ano pa kaya yung actual thing? Imagine yung mga audience ha, kasi ang sa mga hindi pa punakot ng Rampa, may Rampa kami doon. Yung mga audience andito lang. Ah, sige. Bigyan mo ba yung Beanie, alam mo yung ganyan na. Maa-appearan mo na. So imagine yung feeling ng audience. That's the reason why we put up Rampa, kasi we wanted to have an inclusive space na everyone feels safe and accepted. Hindi lang safe ha, I wanted everybody to feel accepted. Ano yung accepted? Meron mga tao ayaw magpunta ng club kasi na out of place, dahil hindi maganda yung forma, o dahil medyo hindi maganda yung body shape, o medyo hindi maganda yung style. Pero sa front row, sabi ko sa mga drag performers, hindi ganon. Dapat lahat tayo, pantay-pantay ang tingin nyo, ha? Kung anong tingin nyo sa akin, bilang may-ari, ganyan tingin nyo sa waiter, ganyan tingin nyo sa mga kliyente, sa mga audience, sa mga kapwa nyo drag performers. Hindi pwedeng star ako, eto, boss ko, eto, mababa ka lang, ikaw, ano ka. Walang ganon, ha? Yun tinglaro ko. That's why if you go to Rampa, which I invite you on the road, mag-feel nyo talaga na lalabas kayo. Aside from being impressed sa mga drag performances, aside from being impressed sa food, ang masasabi nyo, saya pala sa Rampa. And I don't feel out of place, kahit nanay na ako, kahit tatay na ako, kahit straight ako. Kahit kung walang dress code doon, papa? Wala. Eh si Paulo Castro, nakapanty lang na rin pumasok. Paulo Castro. Nakapanty lang na inoli. Tawang-tawa ka naman sa panty. Totoo na inoli. Alam mo sabi ko sa kanya? Kung ganyan ang katawan ko, magpapanty rin ako. Literal na pan, hanapin ko yung picture mamaya, pakita ko na yung Lolita. So what's the inspiration when you built Rampa, aside from inclusivity? You wanted, I wanted to feature the drag performers, to give the LGBT community dito sa QC. Wala din. Wala kasi sa QC? First ba ito sa QC? Meron po yung crib, yung kay Kalad Karen. Sa tapat po ng GMP. Kaibigan, crib. Sorry. Pero kaibigan kasi siya. Ate na na. Diba, hindi namin alam. It's also for drag. Unlike Rampa. Pero kasi support ko din po yun. Sige. Eh, totoo po yun ha. I've nothing against crib kasi, in fact, bago namin, a month bago namin buksan yung Rampa, pumunta kami sa crib, nagbigay po kayo kay Silhouette, kay Kalad Karen. Sinabi ko na, I'm opening up also a drag place niya ABS. Pero hindi tayo magkaaway, ha? Tulungan tayo. Drag queens ko, pwede mag-perform sa inyo. And pwede, ano to ha? Kasi ang binibuild natin,
hindi yung kanya-kanyang club, binibuild natin na magpunta sa lahat community. Tsaka sa QC. Kasi yung iba sa BGC nagpupunta. Para may yun ang hindi ko i-mention. Kaya yung mga nagpupunta sa Pasig, hindi yun, hindi ko i-mention. Tsaka game naman yun, diba? Doon din sa ano, sa rampa gano'n nito. Ah, meron din! Pero walang nag-uubad ah. Si Paulo lang. Yung isa namin promoter. Yung isa namin creative director na ilolit, pag namin ko maluloka ka talaga. So yung rampa, karoon natin, hindi siya exclusive. Or ano, it's open to everyone. Alam mo, tita. Everyone's welcome. Ito siguro pwede off the record itong ano, pero okay lang na mag-ganyan kayo. Pwede mo natin, sir? Pwede rin ah. Nag-toast talaga kami. Pwede rin. Nag-toast talaga kami. And we encourage people to toast, not with your friends, pero sa kabilang table. Parang sa peace be with you sa simbahan. Di ba simbahan, hindi ka lang sa pamilya mo mag-peace be with you, pati sa mga hindi mo kilala. Parang ganon. Of course, ayokong sabihin na parang religious activity yung rampa. Pero ganon yung gusto ko, ma-break yung barriers. Para uuwi ka na parang katabing table ko to, pero nakakausap ko. Hindi. Yun na nga, inclusive. Oo, hindi siya matakong nga si Chuk Nagga. Si Vice. Si Meme Vice. Tuwang-tuwa sa rampa. Maganda yung tsura ng rampa. Pati sa labas. Pati sa labas. Nagmumura yung tayo, yung pangalan. Ang hirap ng ano, naging puno. Wala kami parking. May valet park, may valet driver naman. Anong seating capacity ko? Hindi ako sure, mga 250. Tapos, kasi yung stage kasi nila. Tapos tita, pag meron, pag may event, like kunwari mga international artist, nagiging 300, 400, ako na yung kinakabala para kasi SR. Ma-award tayo. Sobrang daming tao na. Ayun lang eh. Sobrang daming tao, siksikan, di na makaano. Pero I'm happy na the first 6 months ng ramp, kasi we open, four months pa lang. 4 months ng rampa, medyo maganda na yung turnout. Pero alam ko po, with the help of our friends of friends, mga vloggers, mga nag-tiktok ng rampa, kasi like yung Beanie, sobrang nag-trending sa TikTok. Na parang sa rampa nagpunta, anong ginawa ng rampa, magkano binayad, million ba? May mga ganun eh, hindi na alam for the love. Pero paano muna nangyari yon? Yung Beanie sa rampa. Idea ni Mama Chu. Tapos Paolo Castro. Ah, Paolo. Tapos kinausap ko. Roxy. Si Roxy Ligigan. So sila talaga ang gustong pumunta. In-invite namin. Ah, in-invite. Kasi hindi kayo nag... Kasi nga, yung mga performers namin, every week, meron silang mga salamin. Sa surprise. So parang sabi nila, sige, surprisein natin yung mga... It's really a gay, iconic gay. And of course, they're... Diba? Yes. Diba? LGBT icon ng Beanie. So what... You know, what better way na i-celebrate yung pagka-LGBT nila kundi sa rampa. In terms of the production, ano, yung mga production doon, kanya-kanyang gimmick or paano yun, deliver? Yung mga performers? Yeah. Kanya-kanyang gimmick yan. Ay, ang galing. Patalbugan sila, kita pa. Ang gagaling. May apoy, may tumbling, may nagpapalit ng wig on stage na hindi mo napansin, nagpalit na pala. Meron mga lifting, may mga... May lumilipad, tapos biglang bumabagsak. Alam mo yung mga tito doon, mga loveliness dati? Yes, kanakakalo. Diba yung mga lifting-lifting? Puro ganun. Puro ganun. Mas ba yung income ng mga charity? Of course, laki ng income is relative, no? I mean, yung laki ng income ng isang tao, iba sa laki ng income ni ganito at ganun. But what I'd like to say, tita, is sa rampa, we give them more than the standard, than the average. Alam ko yung binibigay dun sa club A, alam ko yung binibigay sa club B, kasi kinikwento nila. Kinalaki namin ng konti. Pero if you're talking about magiging milyonaryo, makakabili ba sila ng Ferrari? Of course, hindi sa ganon. If they, you know, if they parang naging Marina Summer. Pag naging vice ganda sila, we give them that platform para mag-source sila. Pero in terms of compensation, yeah, I'd like to say, rampa yung pinaka mataas mag-compensate. Now it's free. It's free. Walang cover. Except pag may mga special parties, pero very madalang. How many mga drag queens do you normally have? Per night, pool yun. Ang pool namin is, so ilan na yung performers natin? 20? Of
We have 17 performers. And 4 hosts. Yes. So 21 yan. Tapos nag-rotate na lang yan. Bamba, Calvin, Salmo, Wanda. Yes. And Buknoy, 5 hosts. 22. Tapos nag-rotate sila. So, kunwari this week, Friday ka, Saturday ka, Sunday ka, Wednesday ka. Next week, ikaw naman ng Wednesday, ikaw naman ng Friday, ikaw naman. Dahil wala ka last week, ikaw naman. Parang binabalasa namin. Oo. Tapos meron tayong mga team night sa rampa. Nakatapos na natin ng X-Men night. May X-Men night viewing party. Meron mga drag den viewing parties. Night of a thousand. Night of a thousand. Tina. Meron pang so. Tina Turner. Kasi nung kamatayan ni Tina Turner. Ikaw yun. Very ano? Very chok. Pero ikaw hindi ka. Kasi nung kamatay ni Tina Turner, pinilit po kami yung isang player namin na mag-Tina Turner. So wala po kami Joyce. Oh, yeah. Sa initials po na Chuck Gomez. What? Initial pa yun. Oo. Ano na, nagpapa-audition ka ba, RS? Ngayon wala. Ah, wala. But eventually. Hindi kasi gusto mag-audition. Kasi parang sabi ko 17. Oo nga. Eventually, parang po konti lang yun eh, diba? So, ang ginagawa namin, Tita P, kasi homegrown po yan. Meron kami dalawa babae. Literal na babae na gusto lang nila mag-drag. Tapos meron din kaming lalaki na straight. Hindi ba din nga, hindi paminta. Nasabihin naman yung sorry. Oo nga. Kaberde. Gusto lang talaga niya. Lalaki talaga siya straight. Nag-drag din. Nag-girl. Kaya parang, even ako napatanong eh, baka naman berde rin yan. Ayaw lang umamin pa. Pero straight talaga siya. In fact, yun nga. Ang reklamo nga sa'yo, nilalandi yung ibang mga babae. Oh. May ganun. So, did you ever see you go up the stage? Oo nga. Ikaw ba? Wala. At nung opening, nung Feb 10, nag-drag ako. Nag-cameo, ang ginamit kong screen name, Ching Ching Yamamoto. Parang Chinese na ano. Pero ano lang yun, laro ko lang yun. Ginawa ko lang yun to show solidarity. Na para alam ko yung pinagdadaanan lang. Kasi dati, nung M Butterfly, ginagawa ng M-Butterfly, hindi naman yung drag, boses ko talaga yun eh. Tsaka acting yun. Ito may dancing, may lip sync, oo. So iba. So sabi ko, sige, para alam ko yung feeling kung ano talaga, paano talaga ang drag performers, magda-drag din ako sa opening. Tapos after nun, sabi ko, yoko na. Gusto ka guard, nakaipit, makapal yung mga pads. Nakanta ka siya sa akin. Tingin siya na tingin sa'yo. Galit na galit siya sa akin. Ay, meron na eh. Meron pakita ko sa inyo. Hindi, pero maganda siya. Ayaw mo na siya. Ayaw mo pa si Gassi. Si Chin Chin Yamamoto. Maganda kayong pangalan. May character. Hagar talaga. Hindi ba Japanese noon? Oo. Pati naman Chin Chin eh. Pati naman ang Chin Chin. Alam mo ba Chin Chin? Oh, Chin Chin. Si Chok ba kaya nagpag-perform? Nagpag-perform siya. May transfer. Pag-speed lang na noon. Ah, saan? Pilig talaga ito. Siyempre, hindi naman ako nag-drag. Gano'ng matagal yan? 2 hours, 2 and a half. Ito? Wala, hindi pa to finish product. Nagsa-start pa lang. Nagsa-start pa lang. Ayan na. Elmer's glue. Elmer's glue yun, gosh. No? Nilagay dito. Hindi masakit sa kilay. Hindi na buo. Hindi na buo. Pagtanggal. Ayan na. Oh, ganda. Oh, sorry. Sino nag-makeup? Si Chuk? Si Eva Papaya. Oo, oh, magaling. Tatlong week, kinabit. Ang hirap. Tatlong week? Ang hirap talaga. Iba siya sa ginagawa ko. Tatlong week? Gaano katagal ang ano yan, makeup? Ito may baitsura ko. Ilang oras yan? Kalbo, lolit na siya. Kay RS. Ayan na, ayan na performer namin. Ayan yung Divine Divas, ayan na ako. Ikaw yan. Oo. Ay, laki bomb ng buhok. Oo. Oh, may lifting. Loveliness. Drew Alma Moreno. Alma Moreno. Bongga. Si Chung Dao.